Happy Wednesday to everyone. Welcome to our Acts Catholic Prayer Community online prayer meeting. Thank you for joining us tonight. And if this is your first time to join us online, we welcome you. And we pray that everyone watching tonight will receive a special blessing from God. Gusto niyo ba yun? Thumbs up na dyan. Yan. Of course, we praise and thank the Lord for making this possible, that we are able to connect with one another through this platform. Kaya, sabi nga natin, though we are apart, we are together. Amen? Pwede nyo i-type dyan sa ating comment section down below. Amen. Kamusta na po kayong lahat? This past months have become more and more challenging for us. Ginulat tayo ng mga balibalita natin sa ating mga paligid. Hindi lang dito sa ating bansa, kundi all over the world. Countries like India, we really have to pray for them because of the rising number of COVID cases. Alam niyo, yung COVID has become closer and closer to home. Marami sa atin dito have in one way or the other experienced it. Alam ko, marami-rami na rin sa atin nagkaroon na ng first-hand experience with it. Pero kahit ano pa man ang pinagdadaanan natin, kahit ano pa man ang pagdadaanan natin, kakapit pa rin tayo kay Lord because He is with us and He remains to be with us anytime, every time, and all the time. Amen! Pwede ba natin palakpakan si Lord? Wherever you are, just give God a clap of praise. Napansin niyo ba ang bilis ng panahon? Nasa month of May na tayo. And one thing significant about this month is that it is dedicated to mothers. Last week, we celebrated Mother's Day. So, nabati nyo ba yung mga mami nyo? Kamusta naman yung virtual celebration nyo? Masaya ba? Okay ba? Well, to all mothers out there, happy Mother's Day to all of us. And alam nyo, dito sa Acts, we also give tribute to our mothers. Kaya yung series natin for this month is entitled Mothers of Faith. Patungkol po ito sa mga ina, mothers in the Bible, whose faith will not just encourage us, but uplift our spirits. Very timely ito, lalong-lalo na sa mga panahon na kailangan natin ng matibay na pananampalataya. Faith that will stand the test. Very interesting yung topic natin, and this will be discussed later. But first, we will begin our worship. Excited na ba kayo? Well, let me begin our worship by sharing with you a very powerful and inspiring motherhood journey. This is an extraordinary story of a mother's faith. Please watch this video. I am Chrissy Roland. I married my husband in 2012. At 29, I said I was at the right age and this was the right man. In 2013, we were blessed to be pregnant, but after 6 weeks, I was told do DNC after. I was heartbroken. My husband and I didn't really talk about what happened. We stayed in Singapore. Then in 2015, he suggested to go back to the Philippines. In February 2016, he went back while I stayed in Singapore. We'd see each other every 2 weeks. Later, we found out we were pregnant for the second time. I was not prepared for what was to happen the next 3 months. My doctor said, our baby will not live. My son was diagnosed with a rare anomaly. It's called partial acrania and encephalocele. Part of his brain was protruding and also had severe midline cleft lip and palate with club feet and contractures. To make matters worse, my husband asked for physical separation and left me for someone else. My whole world was falling apart. I blamed myself for not moving back to the Philippines sooner,
for not taking care of myself. I blamed myself for every single bad thing that happened to me. But I hang on to the child that was inside of me. I chose to keep the baby despite what doctors said. Alone and pregnant, I was so desperate. I started to pray to all the saints and to God to spare my son's life. In October 2016, I attended my first Christian service in Singapore and felt that God was guiding my path. I returned to Manila in November with the hope of restoring my relationship. Instead, I started to build a new one with God. I watched my husband walk away, but decided to hang on to our marriage. I focused on my relationship with God and my son. On January 26, 2017, via emergency C-section, I gave birth to my baby boy, Ray Christian Chance. I would carry my son and pray to God to touch his dad's heart to one day show him the light. The challenges never stop. Last year alone, my family spent 7 months in the hospital. My son was revived 4 times, and 2 of those I was the one assisting. Despite the adversity our family went through, we remained strong in our faith because we believe that God has purpose for our pain and He will pull through for us. We started to get discipled and later baptized. We attend couples group with our pastor, and this year we started to lead our own group. I watched my husband share the word and I couldn't help but be very thankful. My heart is now full. On April 13, 2018, my heart was broken again. We lost our chance. We lost our son. He lived a beautiful, purpose-driven life. He was 14 months and 2 weeks old. I thought for a while it will never be fixed. But today, as I stand in front of you, I feel my heart is starting to beat again because I am able to share the greatness of God and how He has blessed our family. My husband and I have never lost our chance in sharing our story, how all these trials brought us closer to God. I asked my husband the other day, "Why do you think Chance had to go?" He replied, "Maybe his mission on earth has been fulfilled." I believe our mission as his parents is to stay the course and remain in faith on the God who is in total control. Thank you. One of the close friends of my daughter, and when I heard her story, I said to myself, I have to share her story. It is truly an amazing story of faith. Kinamit siya ni Lord to touch lives and to remind us that there is so much to gain when we are able to love. Right now, may iba't iba tayong mga kwento. Some of you may not even feel like worshiping because of your situation. Maring may pinagdadaanan ka, maring gulong-gulo ka sa situation mo ngayon. But here's the thing, kahit ano pa man yung situation mo, gusto ko malaman mo that God loves you. And knowing that is more than enough to give us the energy to respond to Him in worship. Kaya ngayon, I just want you to think of Jesus. Set aside your problems, your fears, your worries, and just focus on Jesus.
because Jesus sees you, Jesus hears you, and Jesus loves you. Let us worship God as we stand up and give Him the praise. Without you, alam namin na hindi namin kakayanin ang bawat araw. Ikaw, Lord, ang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa amin para lumaban. Salamat sa mga biyaya at pagmamahal na binibigay mo sa amin sa bawat sandali ng aming buhay. Totoo, ikaw lang ang tanging kailangan namin. And we just want to ask you to draw us to you. Draw us close to you. Sa mga pagkakataong pilit kami lumalayo sa iyo, Lord, give us the confidence to draw near to your throne of grace, to desire no one else but you. Draw us closest to your heart, Lord, because we need your embrace. Yakapin mo kami, Lord, and allow us to rest in your embrace.
me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. That you are near. Madalas lumalayo kami sa iyo dahil iniisip namin na wala ka sa tabi namin. Na hindi ka na nakikinig. Nagsama ka na lang.
patuloy mong ipaalala sa amin kung gaano mo kami kamahal. That you died for us. You saved us from all our sin. And no one else could ever have done that for us. Walang sino man ang pwedeng magmahal pa sa amin gaya ng pagmamahal mo. Na hindi kinakailangan na mahalin ka namin muna o lumapit man lang kami sa iyo. Mahal mo kami. Basta. Mahal mo lang kami. No ifs, no buts, no conditions. And that love assures us that you are more than enough. Na sa gitna man ng pandemyang ito, kahit ano pa man ang mangyari, alam namin na ikaw ang aming masasandalan. 2 Corinthians says, Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Lord, tulungan mo kaming maibahagi yung comfort na binibigay mo sa amin, sa ibang tao. Help us to reach out to others para maipakita namin kung gaano kalalim, gaano kalawak, gaano kadakila ang pagmamahal mo sa amin. Gamitin mo kami, Lord, para mapangiti ang aming kapwa. Tulungan mo kaming maibahagi ang tunay na saya na meron kami dahil sa iyo. You are an amazing God with amazing promises, turning our horrible days to amazing days. Kahit na sa tingin namin pumapangit ang bawat araw, you tell us otherwise. You tell us that amazing days are ahead. We may not know when all this pandemic will end, but what we know is that you will not allow us to be in it alone. You will walk us through. You will hold our hand and you will never let go. Your amazing love is far more powerful than any pandemic, any virus, any health issues, any mental issues, any relationship issues, any financial issues. Because your love is better than life, and we will praise you for the rest of our days, for you have assured us of your amazing love. Tonight, Lord, we would like to sing this love song to you. Adore and so.
we pray that we may continue to feel your love in any of our circumstances. We pray that you will miraculously restore our health, our relationships, our economy, our broken spirits. And may your spirit guide us and speak to us tonight so that we may want nothing else but your love, your mercy, and your grace. Thank you, Lord, for being alive in us. May you always be seen in us so that you may be glorified, honored, and be praised in our lives, now and forever. And together we give honor to our Mother Mary as we say, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen, and amen, and amen. To God be the glory, now and forever. Amen. Praise the Lord. Let's give the Lord our clap offering for the gift of praise and worship tonight. Na-bless po ba kayo, mga kapatid? I'm sure na-bless kayo. Isa pa pong palakpak para kay Lord for sending a Sister Nancy to lead us tonight in praise and worship. Thank you, Sister Nancy, for that beautiful and very inspiring worship. Thank you, Lord. Yan. Brothers and sisters, please take note of our schedules. On Saturday po, May 15, magkakaroon tayo ng formation at 9 o'clock in the morning via Zoom, to be followed by our Bible study with Father Domie at 1:30 in the afternoon via Zoom also. On May 22 po, please take note, leaders, magkakaroon tayo ng ating quarterly leaders meeting at 9 o'clock in the morning. At sa May 29 po, ay magkakaroon tayo ng ating monthly vigil. Ayan. Paki-note na lang po ang ating mga schedules and of course, ang ating pong mga masses. On Saturday, 5 p.m. via Zoom with Father Mar. And then on ating Sunday Mega Mall Mass at 9 a.m. Both are live streamed po sa ating axprayer.com and we continue to ask you to share it para po ito ay makita at mapanood ng ating mga pamilya at mga kaibigan. Thank you po. And then next Wednesday, May 19, ang second talk po ng ating series for May, nakatulad ng nasabi ni Sister Nancy kanina, ang ating theme ay Mothers of Faith, tribute to mothers, kasi we celebrated Mother's Day din noong last Sunday. And our speaker will be Brother Ed Villacorte, who will talk about the cry of faith. This is the story of the Canaanite woman who sought healing from the Lord for her daughter. Ayan. Brothers and sisters, let us complete our worship by virtually offering to the Lord a portion of His blessings to us to further His work through our community. Again, you can see our Agapetos bank accounts sa ating screen at ang mga GCash numbers po where you can transfer your offerings. And please don't forget to send Brother Hernan a proof of your transaction para po ito'y ma-account sa inyo. Thank you very much, brothers and sisters, for your generosity. Tonight starts our series, as I mentioned earlier, Mothers of Faith. At ang topic natin ngayong gabi ay Courage of Faith. At sino ba ang ating Bible character na pag-uusapan ngayong gabi? Malalaman natin ito. So let us welcome now, with the love of the Lord, our speaker, Father Domie Guzman. Isang magandang gabi mga brothers and sisters sa Acts Catholic Community. Pagbati po sa ikalawang Miyerkules na ito ng buwan ng Mayo, ang ikalimang buwan ng 2021. Ganun po kabilis, no? Ang atin pong pag-inog ng panahon. Bago po natin malaman, kalahati na
ang taon. Sa Mayo pong ito, siyempre po ang isa sa mga ginugunita natin na napakahalagang araw na hindi natin makakalimutan at hindi dapat kalimutan ay ang parangal natin sa mga ina, Mother's Day. In fact, itong nakaraang linggo lang po yan kung saan atin pong ipinagdasal, ipinagdiwang ang ating mga ina, ang regalo ng mga ina sa gitna ng pandemya. At therefore, para po sa ating community, nais nating gawin na itong buwan na ito ng Mayo ay parangal sa mga ina. Kasi nga rin po, the whole month of May is also dedicated to the greatest mother who ever lived, ang Inang Maria. Kaya po meron tayong Maytime Festival in honor of the Blessed Mother. Araw-araw meron tayong Flores de Mayo, pag-aalay ng mga bulaklak, ang bulaklak ng kalikasan, at gayon din ang bulaklak ng ating mga panalangin sa Santo Rosario para po sa ina ni Jesus na atin din pong ina, Mater Ecclesiae, no? Ina ng buong simbahan. Now, ano ba ang pinakamahalagang ibinibigay ng mga ina? Siyempre, buhay. Sila ang instrumento ng Diyos upang padaluyin sa bawat isa sa atin at sa bawat henerasyon ang biyaya ng buhay. Kaya po, para sa isang babae, ang kaganapan o fulfillment ng kanyang pagkababae ay ang pagiging ina, to be a mother, na magsilang at magbigay ng buhay sa iba pang nilalang. Yan po ang pribilehyo ng ina, mater. Ayan, ano? Pero maliban po sa biyaya ng buhay, I think the other beautiful gift na suma sa atin sa pamamagitan ng ating mga ina ay ang pagtitiwala, pananampalataya. Oo. Sabi nga po nila, bagamat sa loob ng pamilya, ang lakas ng ama ang siyang pinagmumulan ng kabuhayan. Oo, yung lakas ng ama, no? Pinagmumulan ito ng kabuhayan. Poder. Yan. Ang ina naman, ang kanyang pagiging ina, pinagmumulan, dinadaluyan hindi lang ng buhay, kung hindi ng mas malalim na enerhiya. At ito yung enerhiyang espiritual. Oh, the spiritual energy of the family and the home is something that comes from the mother. Diba? Kaya po, kadalasan, bagamat malakas physically ang mga lalaki, ang spiritual strength ng bahay, ng tahanan, ng pamilya, ng mga anak, at mismo ng asawa ay ang nanay, the mother of the family, no? Sabi nga po nila, ano, although the men are physically strong, the women are more psychologically strong, and they are more psychologically adaptable. Kaya sabi nga po nila, mas madaling mag-adapt, mag-survive ang isang ina kaysa sa isang ama, isang husband na naiiwang mag-iisa.
Okay? So, the mother, therefore, we honor is a mother of faith. Ayan, ano? Hindi lang mother of life, mother of faith. Yan ang itinuturo nila sa kanilang pamilya. Kaya ang bawat nanay ay, ang tawag po natin, mater et magistra. Nanay at magistra. Tagapagturo. At itinuturo niya hindi lang ang mga practical na bagay ng buhay, kung hindi ang spiritual strength, spiritual heritage ng pamilya. Sa araw pong ito, ang nais nating bigyan ng parangal, Mother of Faith, ay si Hannah. Ayan, no? Si Hannah. Matutunghayan po natin ang kanyang istorya sa unang aklat ng Samuel sa Lumang Tipan. Nagsisimula ito sa unang kabanata at ito po ay magtutuloy-tuloy. Pero ang concern po natin ay ang una at ikalawang kabanata ng aklat ng Samuel. Sino ba itong si Hannah? Bakit nais nating balikan ang kanyang buhay at ang kanyang kwento bilang ina? Marami po ang kwento ng ina sa Biblia. Pero ano ang namumukod-tangi kay Hannah? Ayan. Well, in the way of the value ng role ni Hannah sa Bible, number one, si Hannah po ang naging ina ng kauna-unahang propeta, ang propeta Samuel. Si propeta Samuel, siya po ang gagamitin ni Yahweh upang piliin, hirangin, at i-anoint ang unang hari ng Israel na si Saul, at ang ikalawang hari ng Israel na si David. So, si Samuel ang magiging instrumento ng Diyos bilang unang propeta sa pagtatatag ng kaharian ng Israel at pagtatatag ng dinastiya ni David na kung saan manggagaling ang angkan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pinagmulan ni Samuel ay si Hannah. Yan ang kanyang nanay. Sa 1 Samuel chapter 1 at chapter 2. Pero, siguro alam din po ng ilan sa inyo, sa chapter 2 ng aklat ng First Book of Samuel, makikita at matutunghayan po natin yung tinatawag na Song of Hannah. My soul exalts in the Lord. My strength is exalted in the Lord. My mouth derides my enemies. I rejoice in your salvation. Itong mga taludtod na ito ng awit ni Hannah mula po sa verse 1 hanggang verse 10 ng 1 Samuel 2, kung ating pag-aaralan ng husto, dito po nag-ugat ang manipikat o awit ng papuri ng Inang Maria na makikita naman sa Gospel of St. Luke. Si Hannah ay naging modelo din ni Maria sa kanyang pananaw sa mga nagaganap sa kanyang buhay, lalo-lalo na sa kanyang pagpupuri sa Diyos sa awit na kung tawagin po natin ay Magnificat. So yan po yung relevance ng role ni Hannah. Kaya po, sa dinami-dami ng pwedeng piliing kababaihan, ina ng pananampalataya at tiwala, sinisingle out natin ngayon si Hannah. Kung babasahin po natin yung
1 Samuel 2, verse 1 to 18. Matutunghayan po natin doon ang karakter ng babaeng ito na pinili upang siyang magsilang sa unang propeta ng Israel. At ano yung katangian niya? Siya'y marami din pinagdaanan. Maraming pinagdaanan na pasanin at trial sa buhay. Lalo-lalo na po, kasi sabi dito, no? Siya ang isa sa dalawang asawa ni Elkanah. Ayan, no? Oh, si Elkanah mula po sa hill country of Ephraim, may dalawang asawa. Ang unay si Hannah at ang ikalawa ay si Peninnah. Si Hannah ang paborito ni Elkanah. Siya ang talagang mahal na mahal niya. Pero ang problema, baug, hindi magkaanak si Hannah. Oh, si Peninnah ang nagbibigay ng pag-asa na magtutuloy-tuloy ang henerasyon ni Elkanah. Eh, alam niyo po, nung araw, napakahalaga po yung pagtutuloy-tuloy na yan ng mga henerasyon. So, kung atin pong pag-aaralan itong kwentong ito ni Hannah, siya po ay ina ng pananampalataya. Oo. Pero there is a particular thing about faith na ina-underline ni Hannah. At ano po yon? Yun po yung ang pananampalataya dapat ay mayroong katatagan at courage, katapangan. No? So, maraming tao may pananampalataya po, sa totoo lang, pero madaling panghinaan. Oo, lalo-lalo na ngayon at super init, madaling manguluntoy ang kanilang pananampalataya. No? Ang tunay na pananampalataya must be matapang. Hindi nagagapi, hindi natatalo, hindi tumitiklop sa gitna ng trials, personal man or ano pa mang trial 'yan, no? Hindi nagagapi, hindi natatalo. 'Yun po yung pinapakita ni Hannah. Faith, if she is the mother of faith, one of the mothers of faith sa Bible, yung kanyang faith is an illustration of the courage of faith. Ang tunay na pananampalataya, matapang. Naalala ko tuloy yung mga babaeng waray. Waray-waray, sabi nila. Delikado daw ang mga waray. So, mga babaeng waray. So, dapat ang tunay na ina ng pananampalataya may lahing waray. Courageous. Ayan, ano? Siyempre, umiiyak si Ana, no? Umiyak siya. Dahil nga, napakalaki ang kanyang problema. Alam niyo po, nung araw, kapag ikaw ay babae, may asawa, pero hindi ka nagiging ina, baog ka. Sa tingin po ng marami nung araw, yan ay isang sumpa, isang curse sa iyo pong lahi. Yung iyong linya ay isinumpa, kaya hindi na pwedeng umusbong. Dead end na. Wala nang aasahan pang branching out. Okay? So, sumpa ang tingin nila diyan, no? Tulad po ng nangyari sa unang mga
taon din ni, sino ba yan? Yung paborito ni Jacob, si Rachel. Di ba? Sa mag-asawang Jacob at si Rachel, si Jacob at si Leah. No? So, ganun po yung crisis ng buhay ni Hannah. No? So, she had to be courageous. No? And that is also the challenge, sabi ko nga sa inyo, ng atin pong dinadaanan na tumatagal na pandemya at tumatagal na lockdown. Talagang, alam nyo, sa unang taon, medyo kakayanin mo pa eh. Pero ngayon, tayo po ay nangangalahati na ng ikalawang taon at hindi natin alam kung kailan talaga tatapos ito. Some people are just, you know, thinking it is too much. No? In fact, alam nyo po, sa tindi ng pinagdadaanan natin ngayon, dalawa ang pwedeng maganap. May mga taong sa tindi ng dinadaanan, nagiging rebelde sa buhay. Nagre-rebelde sa buhay. Nagre-rebelde sa Diyos. Nagre-rebelde laban sa kabutihan. Sabihin nila, hindi na ako maniwala dyan. Meron naman po yung iba sa tindi ng pinagdadaanan sa buhay, nagiging depressed. Di po ba? So, dalawa lang yan eh. Rebellion or depression. Pag hindi ka marunong umayos, yan lang ang patutunguhan mo. Rebellion or depression. No? Kaya, mahirap po yung merong kang mabigat na pasanin. No? Now, ang tanong natin eh, paano dinaanan at paano napalipas ni Hannah ang kanyang trial, so much so na sa first book of Samuel chapter 2, she was able to sing in praise of the Lord. My heart, ang aking puso, exalts in the Lord. Ang aking puso ay nagpupuri, nagagalak sa Panginoon. Oo. Paano niya nagawa yan? Ano ang sikreto ng kanyang katapangan sa pananampalataya? Well, maganda po na pag nilay-nilayan natin saan humugot ng tapang ang pananampalataya ni Hannah. Ang nakikita ko po ay tatlong bagay. Oh, ready na kayo ha? Tatlong bagay. Unang-una, ang tapang ng pananampalataya ni Hannah ay nag-ugat sa suporta at garantisadong pagmamahal sa kanya ng kanyang asawang si Elkanah. Bagamat hindi siya magkaanak, hindi naging dahilan upang ilaglag siya ni Elkanah na kanyang asawa. Bagkus, lalo pa siyang sinuportahan at minahal ni Elkanah. Malaking bagay po yun. Ano? Sa buhay natin. Kaya anuman po ang pinagdadaanan natin, bawat member of the family, yan ang una. Hindi po pwede magkaroon ng courage of faith kung una sa lahat, wala po yung love, nurturing love, supportive love ng members of the family. Napakahalaga po yan. Many times it is the love surrounding you that heals you. At yan nga po, nakakalungkot sa ating mga kapatid kapag nagkaka-COVID, they are isolated. Hindi lang isolated at home. They are isolated in a hospital somewhere else
Kasi wala na makuha na room sa ospital dito, kung saan na pinapatapon na ospital. Sa San Jose del Monte, ganyan. Oh, sa Bulacan, ganyan. Isipin mo yung may sakit ka na lang, mag-isa ka pa. Oh? Iba po yung suporta ng pamilya. Napakahalaga po yan. No? We must be a nurturing, supportive, healing family. Doon unang nagkakaroon ng katapangan ng ating pananampalataya. By the love that we share and we surround with one another. Tulad po ng ginawa ni Elkanah kay Hannah. Okay? Pero, pangalawa, si Hannah, you know, was accepting herself. Mahalaga din po yan. Hindi siya in denial, kung hindi, she accepted kung ano yung kanyang katayuan. Iniyakan niya. Oo. Bumuhos ang iyak niya. Iniyakan niya. Pero ito'y kanyang tinanggap. At napakahalaga po yan. No? Pag hindi mo matanggap ang iyong pinagdadaanan, I don't see how you can be strong and courageous in faith. A person strong and courageous in faith has to be authentic, has to be sincere. Yan. Pero siyempre, pangatlo, makita po ninyo sa 1 Samuel chapter 1, yung talagang marubdob na pananalangin. Okay? So, ganun din po sa atin. Our courage in faith can only be nurtured also by our deep sense of prayer. But you cannot have a deep sense of prayer sincerely, authentically before the Lord if you cannot accept where you are and who you are. Kaya magkadikit po yung number 2 at number 3. No? So yun po palagay ko ang napakahalagang punto natin ngayong gabi. No? Courageous faith. But courageous faith rests on a tripod. Number 1, the love of people around you. Number 2, your honesty with yourself. And number 3, your deep sense of prayer with the Lord. Yeah. O sana po, kahit papano, ay meron kayong baon mula po sa ating usapan ngayong gabi. No? So, as we continue with the month of May, unang-una, panalangin, pasasalamat sa mga ina, lalo-lalo na, nawa kayong mga ina magsilbing mothers of faith sa inyong mga tahanan. Faith that is courageous. But all of us, hopefully, will have courageous faith. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yes, thank you Lord for our talk tonight. Bigyan po natin ng isa pang palakpak si Lord for the gift of Father Domie tonight na ipiniliwanag po itong story ni Hannah. Thank you, Lord. A little reflection lang din po tungkol dito sa ating topic tonight. Si Hannah po gave her firstborn son's life to God in love and honor. And nakita po natin that her actions foreshadow kung ano yung gagawin ng God the Father sa atin, no? Because of the Father's love for us, He gave His first only Son. He gave His first and only Son, yung buhay po ni Kristo, to restore our honor. Yung story ni Hannah deals with infertility, bullying, answered prayer, and it reaches prophetically into the New Testament. Hannah's pain is so deep, yet
her honor for God is deeper. Hindi lamang po si Hannah yung first woman in the Bible to suffer infertility. Andiyan si Sarah, no, wife of Abraham. Si Rebecca, ang wife ni Isaac. And si Rachel, na wife ni Jacob. Yet, yung response po ni Hannah was profoundly different than sa mga isang tatlong babaeng nabanggit ko. Because sa kanya pong pain, si Hannah ay didn't retaliate to Penina, yung isang asawa ni ano ni Alcana, or kay Alcana mismo. She took her pain to the only one who could alleviate it, and that is the Lord her God. Hannah's story has been preserved in the Bible to show us what unwavering trust and faith look like. She shows us how a spiritually mature woman reacts to adversity and pain. She gives us hope that amid emotional, physical, and spiritual pain, we can remember her story and emulate her faith, trust, and hope, especially the mothers. Ladies, mothers, sisters, or even brothers here, are you experiencing any dry, barren situations in your life? What aspects of Hannah's story speaks to you? What qualities of Hannah do you want to cultivate in your life? Isa pa pong palakpak sa gabing ito para kay Lord. Thank you, Lord, because you are our source of everything good. Good night, mga kapatid. God bless po. Ingat po kayo. Bye-bye. Let's go.